Sabi nila, simple lang ang buhay. Hindi siya ganun kakomplikado gaya ng iniisip ng karamihan sa atin. The process goes like this. Open your eyes if you want to see your surroundings. Listen if you want to hear the wonders around you. Speak if you want your thoughts to be heard. Control if you don't want to inflict pain. Higit sa lahat, kung gusto mo ang isang bagay, kunin mo. Kung ayaw mo, tanggihan mo. Yun lang daw ang kailangan nating isipin. Hindi na raw dapat gawing komplikado pang lahat. Pero hindi nila maunawaan na may mga bagay talaga dito sa mundo na hindi pwedeng magsama kahit anumang mangyari. Kahit gaano pa sila kabagay sa isa't isa. Kahit gustuhin pa nila. Hindi nila kasalanan na ganun ang sitwasyon na kinalalagyan nila. Sadyang marami lang talagang humahadlang sa magandang relasyon na posibleng mamagitan sa pagitan nila. Maaaring tao, bagay, o ang mga di maiiwasang aspeto ng buhay. And that's where you realize that despite the fact that it is beautiful, it is never simple. Life is a clash of all things complex and complicated. Dahil minsan, ito rin ang nagsisilbing hadlang sa posibleng pagkakaibigan at pagmamahalan ng dalawang tao o bagay. Just like the conflicted and complicated tale of the rain and fire. Hello, baby! Kasa ka na? Papunta na, baby. Saan ka na? Nandito na ako. Hala, talaga? Pasensya na, pinaghintay pa kita. No, it's okay, baby. You're worth the wait anyway. Ikaw talaga. Wait, ikaw ba yun? I think I see you already. Nakikita na kita! Hi! Ah, there. Finally. Sophie! Hi, babe! Hi, Sophie! Hi! Thank God, I just got here in time. Pasensya na ngayon lang ako, ha? Isa ka na sa mga tire teachers ko. Nagbigay ng quiz amin 5 minutes before the time. Grabe, mas lalo niya kaming ininis. What a killjoy! Well, that would have been okay if we were studying the same course. Tell me why we're in different realms again? It's because your brain desires for more complexity and hard work than mine does. You're an accountancy girl. Say it like it's a bad thing. Come on, it's not really that hard. Just tell me you're joking. But I'm serious. Hindi naman ganun kahirap ang accountancy as long as you study and focus. I mean, yeah, first year pa lang tayo, pero my accountancy subjects for this semester aren't being a pain so far. Sophie, sa lahat ng accountancy students na kakilala ko, ikaw pa lang sasabi ng ganyan. Are you for real? What kind of brain do you have? Well, baby, first year pa lang naman tayo. I mean, yung mga subjects natin is puro fundamentals and prerequisites pa lang. Pero malay mo, 2 or 3 years from now, tuluyan ko rin yung sumpa yung course ko. At tuluyan na ako mag-shift to a much easier one. Speaking of shifting... Okay, stop right there. I know that look. No. No amount of conviction can transform me into an accountancy student. It's just not my thing. Alam mo yan, high school pa lang tayo, hindi ko na maintindihan ang mga math subjects natin. You're overthinking things, baby. Just consider it. Fundamental operations pa yun naman ginagamit. Ito lang naman ang lessons eh. Finance, ratio analysis, transaction analysis, business math, statistics. You know I love you, Sophie, but if you don't stop right now, all hell shall break loose. Pasensya na ha, ngayon lang ako. Okay, Alex, I understand. Besides, I didn't really wait that long for you. Dumating siguro ako mga 10 minutes before you came. But I can have my beautiful girlfriend waiting now. Can I? You're making me blush! So, nag-order ka na ba?
Yup, nag-order na ako, babe. I ordered our usual meal. Pero kung gusto mo mabahin, we can have change. No, babe, okay na yun. I was going to order the same thing naman. Well, alright. So, how was your day? How are you? Well, I'm doing well, I guess. Never better. Sabi ko kanina, economics was such pain. I don't want to judge her, but our professor is a real sadistic person. Biruin mo, babe, nagbigay siya ng 20 problems in one freaking hour. Para naman ganun lang mag-solve ng problems. Late pa siya dumating nun, ah. Buti na, marami tuloy sa amin, hindi natapos yung mga problems. What? That's unfair on your part. Dapat kasi pumasok siya ng maaga para naman natapos na lahat ng problems. I could see why you're so upset. I'm sorry. Ikaw ba talaga tulang si sorry, ah? You need not to apologize. Don't worry though, natapos ko naman siya. I knew it. Pero hindi ko lang sure kung tama yung answers ko. Super rush na rin kasi eh. Ito naman, I know you did your best. You're one of the top students in your class. Speaking of top students, ay nako. Why? Is there a problem? I encounter one problem in a particular everyday. Alam mo yan? You mean... Oh, you mean Sophia Mendoza, right? Exactly. Waiter! Good afternoon po, ma'am. Ano po ang order nila? Ate, isang mango shake po. What do you want to drink, baby? Water would be fine. And service water na lang po, ate. Thank you po. Okay, ma'am. Noted po. I'll be back in a short while po para ma-deliver po yung orders ninyo. Thank you po. So, tell me about your day, girl. So far, kamusta? Well, it was okay. We had one heck of a bad quiz in economics a while ago, but thankfully, I was able to pull it off. Of course you would. Hey, it was a bit difficult. Nahirapan kaya ako sa ibang items. Our professor's a freaking sadist. Kahit pa yung teacher mong pinakasadistic na teacher sa buong mundo, mananag at maninag pa din yung kataninuhan mo. Your mind is full of intellectual crap. I was about to take what she said as a compliment, but then I heard the last word. Well, it sounded like a compliment in my head, so just thank me. Thanks, baby. I feel the love. You really are my best friend. I try, Sophie. I try. Whatever. Anyway, yeah, that was the only significant thing that happened in my life today so far. What about you and your bastard classmate? Do you have any catfight today? What in the world are you talking about, Garcia? I'm talking about the Mr. Alexander de los Reyes, Miss Oblivious. Oh, him! Sorry, he's such an insignificant piece of trash. I forgot that he actually exists. Okay, anong nangyari this time? You got into a fight again with Sophia? Nothing new, babe. Lagi naman kami nag-aaway ng babae niyo. Ano naman ang dahilan ngayon? Ganito kasi yun. Diba sabi ko may quiz kami sa economics sa wala mo? Pinagtabi kami ng prof namin. I hate our professor even more dahil doon. So yun nga, magkatabi kami dalawa. And then I was harmlessly answering his questions when I saw him at the corner of my eye trying to take a look at my paper. Aminado ako. Nakalimutan ko yung date today. So, pasimple kong tinignan yung paper niya para tingnan yung date at para hindi mangopya. Siyempre, ayokong makitang nangungopya siya sa akin. So, I straight up whispered to him, "Uy, huwag kang nangungopya dyan." And he was like, "Hindi kaya ako nangungopya." And then, alam mo na kung ano nangyari after that. I know. Tinignan ko yung paper niya. Pero wala naman sigurong mawawala kung pakikinggan yung explanation ko, di ba? Once she believes in something, wala nang pasabi-sabi pa, wala nang palusot pa. He's the worst. I mean, yung cockiness niya, his tendency to make me pull out my hair every time he sees me, and he's alcoholic. Really? Well, I don't have any proof, but I saw him drinking once. Oh, akala ko alcoholic talaga siya. Feeling ko mag-aaway na naman kami mamaya pag nagkita kami. And why is that? And I was going over my answers when suddenly, he grabbed my paper and passed it along with his. The nerve of him! Why did he do that? Hindi ko naman intention yun. Sabi kasi ng prof namin, we have to pass our papers 15 minutes ahead of others. Hindi yata narinig ni Sophie yun. And sir was already nagging about that. Grabe, kayong dalawa. Hindi nyo din natapos ang isang araw na hindi malaki mag-aaway. Why do you guys hate each other? Oh no! I don't hate her.
I loathe her. Bakit ang dami-dami kong pwede maging klase sa buong mundo? Siya pa. Are you sure acting like this because you really hate her though? Hate mo siya dahil sa feud ng family. Baka naman ginagawa niyo lang to dahil doon. No, baby. I admit the vendetta is one of the reasons why I hate him. Pero iba kasi siya kung makakasama mo lang siya everyday. Maintindihan mo ako pag nakasama mo siya. Kayo kasing dalawa, tinitignan niyo lang yung maling actions ninyo. There must be something about Sophie na hindi mo nakikita. You should get to know her better. If he keeps acting like the jerk that he is right now, posible na sa amin na magkabati. I'm not really interested knowing more about her. We're branded to be enemies, alam mo yan. Magiging komplikado lang lahat ng bagay kung magiging magkaibigan kami. Ay, Sophie, seriously, hindi mo lang kayo pwedeng mag-start ng day na hindi mo lang kayo nag-aaway ni Alex? Di ako sanay. Kailan ka pa naging preacher? Kasi alam mo, kilala mo ako, di ba? Pag gusto ko ang isang tao para sa isang tao, pinupush ko sila. You can't stop me. You really can't stop me. Seryosohin ko na sana. You're insane, Bernadette! Ever gusto mo lang makipag-ayos sa kanya, then go do it. Don't let the feud between your families get in your way. Wow, babe! What? I really fancy the words that you use every time you speak. So freaking deep! I'm being serious here! Sir, ito na po yung order nila. Thank you. Get up, babe. Bago mo ko bigyan ng nosebleed. Bad side of life sometimes. Babe, thank you sa pagsama sa akin na. I really appreciate it. No problem, babe. Basta ikaw. Masaya na, babe. Ha? Hindi kita masasamahan ngayon. May major subjects pa kasi ako eh. No, it's okay, babe. I'd be happier kung papasok ka. Tsaka, I have to go home na rin naman kasi may mga requirements ako eh. Alam mo, baby, hindi talaga ako pwede ngayon. Lumabas na lang tayo bukas. Kailangan ko na umuwi. Magpapalit pa ako. Full load ako bukas. Baka hindi na tayo makalabas. Ano sabi mo? Full load ka bukas? Yes? Mabawi ako sa'yo next time, babe, ha? What time mo gustong lumabas bukas? The usual. Lunch time. Oh. Ikaw? What the heck are you doing here? Oh, I should ask you the same question. What the heck are you doing here? And last time I checked, hindi naman yata pag ang may-ari ang lupang to. Ah, pati ba naman dito nanginis ka? Sinabotahe mo nga yung quiz ko kanina eh. Haven't you had enough? Excuse me, for your information, Miss, I always jump to conclusion. Hindi ko sinabotahe ang quiz mo. It's not my fault that you didn't clean your ears enough today to hear the instructions of our professor a while ago. Just to dim some sense of information into your brain, you made us pass our papers 15 minutes before the actual ending time of examination. Kasi merong isa dyan na nag-A at nag-assume na nangopeda ako sa kanya. So ako pa talagang nag-A? You did try to tear up my paper. Nakita ko kaya. Well, there's more than meets the eye, Sophia. Baka kasi nakalimutan ko lang yung date ngayon, kaya tinignan ko yung papel mo. Kasi alam ko na hindi mo ko papansinin pag tinanong ko sa'yo. Oh, so you did try to look at my paper. What makes you think that I'm going to fall for the pathetic little liars? You're all reasons and no justification. Well, I should have seen this coming. Shouldn't I? What else is new? Ever since din naman, ganyan ka na eh. Hindi ka na nakikinig sa mga sinasabi ko. Nagsasayang na ako ng oras sa pag nag-explain ako sa'yo. Talk to the hand. I don't give a damn about your thoughts, really. See? God! Why the heck are you so annoying? Well, that's because you exist. I don't mean to be rude here, but Alex is telling the truth. He told me the whole story a while ago. Hindi naman siguro siya magsisinungaling sa akin kasi gusto niya ako. She's your girlfriend? You really need to clean your ears or have it checked by an EENT doctor. Kasi sabi lang niya, di ba? Oh my God! You still managed to get a completely decent girl with that attitude of yours? He didn't make you drink some kind of potion or that, no, did he? No, of course not!
just sick. Well, can you blame me? You're totally not boyfriend material. Just a piece of advice. Don't let your heart broken then. He's got loads of cases like that under his sleeve. Okay, that's it. You crossed the freaking line. Don't drag Hilary into this. Cross the freaking line when it comes to dealing with me. So shut up! No! You shut up! Sumasabra ka na. Pati ba ng personal life ko pinapakalaman mo? Kulang pa yun sa mga panginis na ginawa mo sa akin. You freaking deserve it! Whoa, stop. I think that was first heated and intense now. So it's time for us to go. Hello. Oh, hey Dai, what's up? What? Really? Alright, see you tomorrow then. Thank you, Diana. Oh, thank God. Not that I'm interested, but was that Diana? Oh, come on, Alex. Kasasabi ko lang, di ba? You should really clean your ears or have them checked by an EEG. Pwede naman kasi ibang Diana yung kausap mo, di ba? Kaso? Yeah, sure. Anyway, baby, let's go to the local bookstore or something. I need to unwind. Oh, sweet. Wala kayong class? Wala tayong class? The ears, Alex. You should really have them checked. Are you serious? Pwede naman... Later! If ever he hurts you, Hilary, don't hesitate to come to me. Come on, baby. Big time! Right back at ya! Sutil ka talaga! Thanks, Bernadette! Babe, are you okay? I'm alright, babe. Let's just not talk about it. I'll take you home, okay? Ash, uso ko matok. Ba, nakalimutan mo. Hindi ako nakikiyo sa bro. I counter the flow. Whatever. So what brings you here? No particular reason. Wala akong magawa sa kwarto, so here I am. So you're saying that I provide you some sort of entertainment? Ganon? Pretty much. Ah nga pala, bago ka makalimutan, tumawag pa si Charlotte kanina dito. She said she's coming over. Huh? Bakit daw? She wants to hang out, the usual reason. Same old Charlie. Sana dalhin niya yung lagi niyang dinadala. Speaking of the devil. What's up, pizza guys? Yes! Have you guys seen that new movie? What movie? Yeah, you know that romance / that type of movie? Step up! Oh? Wala! Iba na papatuloy. Ikaw, Alex, napalag mo naman? No, not yet. Sana na ako big devices. Wala na akong time para sa mga kids. So, you're just producing once in a while. That's why I have fun. Just me, little sister. But I do have fun. Just not in the same way that you guys do. Yeah, because your idea of fun involves mathematical problems. I'm looking for Sophia Mendoza carbon copies. Yeah! Hey! Shut up, you two. My room is not soundproof. Chill, dude. Tito and Tita won't hear us. Kaya sila nanonood ng TV. Pero, seryoso, bakit di mo na lang siya kausapin ng diretso? Kaysa naman yung gumagamit ka ng ibang tao para masatisfy yung desire mo para nang makasama siya. Charlie, you know my answer to that question. If I pursue a romantic relationship, let alone a platonic relationship with her, mas magiging komplikado ng lahat ng mga bagay. Dude, you are making things complicated for yourself. Kahit isang yung babae, remember, she's one of a kind. I'm a very tired. I'm aware. But I'm left with no choice. Kahit pag gustuhin ko, I can't live with her because of this stupid family feud. It hurts to pretend that I hate her every single day. Kahit ang totoo, mahal ko siya. Mahal na mahal. Kaya mo, dude! Pero seryoso, dude. Why are you letting this feud get in your way anyway? Walang kasali sa away ngayon kundi sila mami, daddy, at yung parents ng Sophia. Labas na tayo dun. Ash, alam mo hindi ganun ka din yung mga sitwasyon. Sophia's family is very rich and influential. So are we. Baka nagkaroon ng some sort of credit collection ang sa Mendoza at yung sa Reyes. Maraming mapapahama. It could even lead to death of someone. So I'm not taking any risk.
So in the end, nasaktan mo lahat ng mga kamukha ni Sophia. Ganun. Can help it, dude. This whole thing is just a crap, man. God! I hate it when people complicate things. Speaking of SLAs, di ba may dinadate ka dun? Tama ba ako? So, kumusta na siya? She's alright. Very sweet. Caring and soft-spoken. Totally unlike Sophia. Oh no! I can't see where this is going. So are you going to break up with her already? Why so soon? You've been together for 2 or 3 months? No wonder your reputation in school includes being a heartbreaker. Ingat ka, Alex. Karma's going get back at you one of these days. I know that, Ash. And I know mali rin tong ginagawa ko. I'm more than ready to accept the consequences of my actions, either good or bad. Just sit up, yung brother. You're stressing me out. Thanks for today, baby. I had a blast. Yeah, I'll see you tomorrow. Oh. Hi, anak. Hi, ma. Pa. And where have you been? Sorry, ngayon lang po ako nakauwi pa. Gusto po kasi lumabas ni baby and wala na po kasi kaming class, so sumama na lang po sa kanya. Instead of fooling around with your cousin, you should have come home and studied your lessons. You're wasting a precious time. Dad, come on. I need to relax for a little while, don't you think? Besides, tapos ko naman na po yung mga requirements ko due tomorrow. That's not my point. The point is, you should know what are your priorities. And dapat inuuna mo lahat ng mga requirements sa school. Dad, don't you think you're exaggerating things a little bit? Hindi lang po pag-aaral ang ginagawa ng isang student. If that's the case, ba't din ang tawag sa kanila ay estudyante? Ano ginagawa nila? Palaboy-laboy, walay dito, walay doon? Ganun ba ang isang estudyante? Dad, you know as well as I do na hindi ko magagawa yan. You do not know about the world, Sophia. Maraming mangyayari. Malay mo maging addict ka in the near future. Pagkatiwalaan mo naman ako kahit konti, Dad. You know when your mother was your age? She always do the right thing. She always obeys her parents. And kung ano ang sinasabi nila, ginagawa niya yun. You should be more better like that. Ah! Lucas, stop it! Sweetie, are you okay? Come on, let's sit for a while, okay? Sophie. No, Mom. I'm okay. I understand. Besides, that's just the point. Dapat umuwi na lang talaga ako ulit kanina. Sophie, ayokong isipin mo na tama lahat ang sinabi ng daddy mo kanina. Oo, importante ang studies, pero having fun is an essential part of a student's life. Hindi lahat dapat puro aral-aral lang. Tama ka sa sinabi mo kanina. You can have fun just as long as you know your limitations. You need to relax and unwind once in a while. Enjoy your youthful years while you're still at it. But I want to become like you, Ma. Diba sabi ko kanina, hindi mo dapat pinapanwalaan lahat ng sinasabi ng tatay mo tungkol sa akin? Hindi ako ganun ka-focus at ka-studious gaya ng sinasabi niya. I did experience procrastinating when I was still in my youthful years, and I also experienced having fun. Pero despite that, Sophie, nag-excel pa din ako sa school. Parang ikaw lang ngayon. You really see your teenage self in me? Of course! And I'm not just saying that because you're my daughter. Alam mo, actually, I think you're a much more improved version of me. Biruin mo, you're much more studious, you're much more focused in your studies, and your behavior is much, much more befitting to the Mendoza me. Wala akong masabi, ibang-iba tayo talaga nung kung ikukumpara mo yung sarili mo nung bata pa ako. And as your mother, I couldn't be more proud of you. Really? Really. And remember, Sophie, your father is just challenging you to do better and helping you discover the things that you may have a potential in. Ayokong mag-harbor ka ng negative feelings towards him just because of this. He may tend to be a little harsh and reckless sometimes, or he may tend to be careless when it comes to the words that he used. Pero I want you to know na kahit anong mangyari, he loves you and he only wants what's best for you. I know, Mom. Naiintindihan ko naman, pero sana pagkatiwala niya naman ako kahit konti lang.
pinagkakatiwalaan ka niya, Sophie. I know he does. It's the other people who he doesn't trust, not you. Pero don't worry though. I'll talk to him about it, okay? Thank you, Mom. I love you. I love you too, anak. So, have you eaten dinner already? Opo, ma. Kumain na kami ni baby kanina. I'll just go to my room. All right, sweetie. Take the rest, okay? Opo, ma. Thank you. Talaga nakipagkita ka sa akin para lang dito, Sophia? Pwede ba naman personal life ko, papakilaman mo? God! Alam mo, okay lang naman sana kung sinabi mo sa akin ng maayos eh. Pero into the point na insultuhin mo ko? Sophia, ano man ang plano kong gawin sa buhay ko, labas ka na doon. You don't have to care. You don't need to care. You don't have the right to care. At isa pa, Sophia, you only see what's on the outside. May mga rason ako kung ba't ko nagawa ang mga bagay na yun. At wala kang alam dun. Sana sa susunod, bago ka mag-judge ng mga tao... Alex, stop! Ano? Iinisin mo na naman ba ako? Sophie, malapit na akong sumabog sa galit. Tapos ngingit-ngiti ka lang? Sophie, minsan hindi kita maintindihan eh. You already know about everything, Alex. Everything about what? About you. About your story, and about your reasons. What do you mean? Alex, ba't ganon? Bad trip naman, Alex. Bad trip. No. Dito pwede, dito pwede. Dito pwede. Dito pwede. Okay, Alex. Snap out of it. That was just a dream. It wasn't real, okay? Don't overreact. Chill lang. Chill lang, Alex. Relax. Don't overreact, okay? Oh, God. Now my day is ruined. Okay, babe. Hey, babe. Am I really seeing my girlfriend and my worst enemy together in one setting? Oh, come on, Alex. I'm your nemesis, not your freaking ex-girlfriend. I can hang out with Hilary as much as I want to. Shut up. I'll see you in place, Hilary. Hilary. I'll see you in class, butt face, not. She's really starting to get into my nerves. Oh, come on, babe. She's not that bad as you think she is. Hi, Blair. Oh, hi, Alex. Okay, girl. Chill. I'll see you later then. Babe, what time tayo magkikita? Our class will end probably mga 12. So please, Alex, let my best friend go for a while. This is take only for an hour. Blair, do me a favor and calm down. But Hilary, I still don't get it. Huwag mo naman akong iwan sa area, please. Babe, okay lang. Tulungan mo siya sa report niya. I'll meet you at 12 na lang, okay? Thank I need God. To talk to you about something. Okay, Alex. Bye. Dami kong sinabi. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Huh? Oh my God. Oh yeah, I know about that. My cousin told me about that. Oh? Yeah. Grabe. Oh, hi Alex. Hi Diana. Is this real, Alex? You want to sit beside Sophia? Don't get the wrong impression, Diana. Of course not. I know he'd rather be trapped in a cage full of cobras than sit beside me. Eh, bakit dito ako sa tabi mo? I don't know. Oh! Siguro curious siya sa pinag-usapan namin ng girlfriend niya. Maybe he's worried
na baka may sinabi ako kay Hilary na pwedeng mag-cause ng breakup nila. Ah, poor guy. Don't worry, dude. I won't tell. Baka kasi nandito ako, no? Kung makapagsalita kayo, parang wala ako dito, ah. At isa pa, huwag ka nga nag-assume ng kung ano-ano. Huwag mag-assume ng kung ano-ano pala, ha? Tell me then, if that's not the reason why, then why are you prompted to sit beside me? The ever so annoying and unbearable Sophia Mendoza. You suck, really. See? There you go. Whatever. Alam mo, okay lang naman sa akin na mag-usap kayo eh. Pero hindi lang talaga ako mapaniwala na hindi siya naaasiwa pagkatapos ng pag-uusap nyo. Dahil kung ako yun, unang salita mo pa lang, umalis na ako. Nakakaasar ka kaya kausap? Well, sorry ka na lang. It seems like your girlfriend doesn't agree with you. Kasalanan ko ba nagustuhan niya ako? Ikaw lang naman talaga yung hindi nakaka-appreciate ng charm and wit ko eh. Wow! Confident ka masyado ah. Talaga? Ang yabang mo. Siguro naloko ba nga si Larry? But you can fool me. You can fool everyone. Oh, talaga? So you mean na yung girlfriend na pinakamamahal mo is a fool? Ay naku, Alex, hindi ko alam na ganyan ka pala. I mean, gosh, oo, alam ko. Kilala ka sa pagiging pa-fall and everything. Pero gosh, yung magiging heartbreaker, sobra naman na ata yun, Alex. I feel sorry for her. Hindi ka talaga mapigil sa mga sinasabi mo, no? Grabe ka mag-assume. Hindi ko kinaya. My God, Sophie, don't put words into my mouth. Napaka-ironic na sinabi mong ako tong judgmental, when in fact, ikaw naman talaga nagsasabi ng mga bagay na hindi totoo. Your words contradict your actions. Sophie, kung ganyan ka, wala man iniwala sa'yo. Oh my God! So I'm really the one whose words contradict her actions? Alex, come on! Don't you think you're doing the same thing too? You say you love her, but then here you go saying that she's a foolish girl. Is really love built on insults and judgments? Dahil kung ganun nga, I'd rather be single for the rest of my life than fall in love. Right, Liana? Yeah. My God, Sophia! Wala akong sinabing foolish siya. Don't misinterpret. Misinterpret? Alex, paano hindi ko misinterpret? Eh, yun nga yung sinabi mo. Anong ulit yung sinabi niya, Diana? Hilary may have fallen for your sweet deceiving facade, pero you can't fool me. Parang hindi mo na interrelate yung sinabi na foolish siya, pero parang pinatunayan mo na yung nag-gullible siya. Can you believe this guy, Diana? You're really being serious right now? My God! Sophie, sorry for the word, ha? Pero ang kitid ng utak mo. Masyado kang nahihibang. Talaga lang, ha? Well, think what you want. Pero hindi mo na mababago yung patingin ko sa'yo, Alex. Can you blame me? Ever since nung bata pa tayo, ganyan ka na. Kailangan mo nang magbago, Alex. You need a major personality makeover. Alam mo, Sophie, ayaw ko na talaga sagutin yan tanong mo eh. Baka kasi ibahin mo na naman ang meaning na sasabihin ko. Or else, hindi mo na naman ako papansinin. Bahala ka na nga mag-isip ng kung ano man ang nararamdaman ko. Di ba dyan ka naman ang magaling? Ang mag-assume? Kakasar, no? Call me anything you want, Alex. But it's time to get the taste of your own medicine. Alam mo, Sophie, yan ang lagi mong dahilan sa akin. Ngayon, alam mo na yung feeling na ikaw naman ang dahilan yan. Sophie, wala na bang bago? Nagsasawa na kasi ako eh. Nagsasawa na ako sa mga excuses mong ganyan. Na alam ko hindi naman siya tama most of the time. Oo, alam ko, abinado ako na inaasar kita. Pero Sophie, sana ma-realize mo na hindi ko pinapakailaman ang personal life mo. Okay lang sana kung may lang sinasabi mo eh. Pero yun to the point na mag-insulto ka, nahuhusgahan mo ko? Sophie, hindi naman na tama yan. Alam ko magkaaway ang rebellion natin, pero sana wag naman ganito. Hindi mo ko kilala. So ako talaga Alex, hindi naman ano sa akin yung rivalry ng pamilya natin eh. Kasi kung ano man ang kahihingat ng relationship natin, wala akong pakialam dyan. Bakit Alex, ako ang nauna? Ako ba? Oo, aminado ako ang nauna. Pero ngayon lang, Alex, bakit? Sino ba yung simula bata tayo inaasar ako? Sino ba yung namahiya sa akin nung natapunan ako ng juice ng grade 6 sa canteen? Sino ba yung iniwan ng isang kaibigan niya na akala niya hindi siya iiwan pero niloko lang siya? Ikaw ba, Alex? Ikaw ba? Di ba ako naman yung nasaktan? Ako, di ba? Pero my God, bakit sinasabi mo ako ang nauna, Alex? Ikaw ang nauna! Okay, stop na, okay? Nag-intense na yung laban nyo. Pwede ba? Umuna muna tayo. I don't wanna lose you now. I don't wanna lose you.
Wait, Alex. Ano nangyari doon? Ano, back to Sophie? Dude, you're freaking me out. Grabe, nagpersonalan kayo doon ah. Look, Charlotte, I don't want to talk about it. I really have to go, okay? Don't tell me. Wait, oo, Ash. Oh my God. Not now, Charlotte. Please, I have to go. Bye. I have the feeling that this is going to end badly. I feel you, Ash. I feel you. We'll just go. We'll just get the details from Alex later. Ako si Alex. Sabi ni Papa, huwag daw kitang kausapin, pero I don't really care. I want to be your friend. Do you want to be my friend too? Of course. Promise? Promise. Oh my goodness, Sophie. I'm sorry I made you wait again. I really don't like the professors this semester. Masyado silang... Sophie, are you okay? What's wrong? Bernadette. Oh God, Bernadette, he remembers. I mean, he remember all of it. God, I'm so stupid. Wait, wait. What happened? Who is he? I lashed out at Alex a while ago. And it must be one of the stupidest things that I've done in my entire life. God, I hate myself. Hindi ako nag-iisip. Holy fudge, Sophia. Calm down first and tell me the story. What's with Alex and you lash out in him? Ganito kasi yun. We fought each other a while ago. Yan ang iniisip mo? You guys always fight, Sophie. Wala naman ang kaso doon kasi lagi naman nangyari yun eh. Iba yung ngayon, baby. Things got a little too far. And personal. What do you mean? Nagbabangayan kasi kakoy kanina. Of course, insults were fired. Ganun naman palagi eh. Kaso one thing led to the other. Naini siya sa akin. And then I... God, I was so offended by what he said. So I... God! Calm down, Sophie. You can do it. You what? I was super offended. Masyado akong nakafocus sa emotions ko. So I fired back. And accidentally made him remember everything that he has done to me when we were kids. Everything that he has done to you? What do you mean? What did Alex do to you? Naalala mo pa ba yung kinikwento ko sa'yo dati? Na may... tao na lagi akong pinag-iinitan, binubuli. That juice incident, do you remember? Oh yeah, I remember that. Don't tell me, si Alex ang lahat ng yun. Yeah. And Bernadette, pinaalala ko lahat ng yun sa kanya. In front of the whole class pa. My God, he freaking deserve it. Ako nga tong ever since bata pa tayo hindi ka sinasaktan, tapos siya na hindi mo kadugo, sinasaktan kang kapal naman ang mukha niya. No, baby, it was not supposed to be that way. Dapat hindi ko na lang pinaalala sa kanya. Dapat hindi niya na lang naalala lahat ng yun. Dapat hindi ko na lang pinersonal. Dapat hindi na lang ako nagsalita in the first place. Dapat hindi na... Sandali nga, Sophie. Ano bang pinuputok ng butsi mo dyan? Hindi na bago ang palagi pag-aaway ninyo ni Alex. Hindi na din bago na pinapersonal niyo palagi ng isa't isa. What you mean to say is hindi niyo pa-personal ang away niyo dati? My God, ano na lang din ang... Hindi nga ganun yun, baby. Hindi yun. Ano din? Don't you get it, Bernadette? Malaman niya na nasasaktan ako sa mga ginagawa niya sa akin dati. Ayokong malaman niya yun kasi I think he's going to use it against me. Iisipin niya na, wow, may effect pala ako sa kanya dati. Pag ako inasal niya pa ng ganun, hindi ko alam kung makakasagot pa ako kasi totoo naman, di ba? Alam na pati ng buong class na we used to be friends way back then. Pero because of his insolence, nawala yung friendship na yun. That time, I was so weak and naive and you took advantage of it. I've been a crybaby for how many years? And now that I'm stronger and more mature, gusto kong magbago yung ganong iniisip niya sa akin na hindi na ako yung taon yun. Hindi na ako ganun kadaling masaktan. Yun, baby. Yun. Okay, Sophie. I get you. Naintindihan ko. I just wish that hindi ka na fall in love sa kanya mula nung oras na yun. What did you just say? I said, I just hope that you didn't fall in love with him at some point. Oh my God, Sophia Mendoza. What's that look on your face? You're not seriously thinking what I think you're thinking, are you? What?
No! Bernadette, I swear with all my heart that I didn't fall in love with him. How did you know na yun ang iniisip ko? Well, naninig ko sinabi mo yun kanina. Bakit mo pa din pinaulit sa akin? Well, gusto ko lang i-confirm na yun talagang sinabi mo. Bakit mo pa din kailangan i-confirm kung in the first place alam mo na yun ang sinabi ko, Sophie? Kasi hindi ko nga narinig! Oh my God, Your Honor, there's a gaping hole in the witness statement. Bernadette, pwede ba? Don't give my words second meaning. If you're going to rub all that OTP crap on my face, then I'm not going to tolerate it. Sophie, there's no use of arguing with me now, don't you think? Halata-halata ka na eh. Paano kung may in-love sa kanya, Bernadette? Eh, ang bata-bata pa namin nun. Grade 4 or 5 pa lang yata kami noon. At saka, puro studies ang iniisip ko nung time na yun. Hindi naman ako parang mga bata ngayon na paglalandi lang ang alam. Landi agad? Oh, ikaw naman, Sophie. Okay, okay, not exactly in love. Oh, puppy love? Your first love? Hindi nga yun, baby. Ang kulit mo, nakakasar. Pakipot pa to. Hayin ako, Sophie. You're not good at hiding something, really. Obvious na sa mga galaw mo, nagkaroon ka ng feelings dati kay Alex. You can tell me anything. Well, not this time, baby. Not this time. Whatever. Pero ito lang masasabi ko sa'yo, Sophie. If you really did fall in love with him back then, yung rason na sinabi mo sa akin kanina, ay yun yung rason kung bakit ayaw mong maalala ang lahat ng nangyari sa inyo dati. Ayaw mo rin mangyari yun kasi you're afraid to remember all those painful memories which will actually remind you na minahal mo siya dati. Natatakot ka na baka bumalik ang lahat ng feelings mo sa kanya at alam mo sa sarili mo na mahirap mo na itong pigilan pa. Ang dami mong alam! Bahala ka na nga dyan! Uy, Sophie, wait lang! Hindi ka pa nag-lunch! Ewan ko sa'yo, nawalan na ako ng gana! Oh yeah, naka-order na ako. Ah, okay. What? Ah, okay. I'm sorry. Okay lang ako. Medyo stress lang ako. Gusto mo bang pag-usapan? Sa Sophie kasi. Baka sa din mo ba? Gawin na naman ba kayo? What happened this time? Nalaman ko kasi sa dawat away namin, may pinaghuhutan pala siya. What is he? Siguro nga hindi ko pa nakukwento sa'yo ito, babe. Pero nung mga bata pa kami, palagi kong binubuli si Sophie. Palagi ko siyang binubuli. That time she was shy and quiet. Turns out, naalala pala niya lahat ng yun. Kung naman itong si Manib at makapalang mukha, wala akong maalala. Babe, kung alam ko lang talaga, alam ko lang. Ay, nako. Ba't kasi kayo away ng away? Pwede naman kayo maging friends lang. Sabi ko nga sa'yo, huwag niyong gawing hadlang yung feud ng families niyo. Babe, walang dahilan ng feuds na yung parents namin dito. Ginawa at ginagawa ko lang yun. Dahil yun lang ang tanging paraan para mapigil ang sabihin sa kanya, mahal ko siya. Sana may mas madaling paraan pa para sabihin ko sa'yo ito. Alex, ito ang gusto mong sabihin sa akin ngayon. Sabihin mo na, para matapos na ito. Diretsuhin mo na ako. Babe, I'm really sorry. Thank you.
sana hindi mo ito ginagawa sa ibang babae. Pati papatulan ang pagsuyong nagkulang. Tayong umaasa, hilaga't kanluran. Ikaw ang hantungan at bilang kanlungan mo, ako ang sasagip sa'yo. Hilary, hi! Are you okay? Hilary, what's wrong? Don't touch me, you hypocrite! Hilary, what's the problem? Just try looking in the mirror, Sophie, and you'll find your answer. What? The mirror? Hilary, bakit ako? What did I do? What did you do? Well, ito lang naman ang nangyari. Yesterday, I was the happiest girl in the world. I was in the beautiful tea house, waiting for my boyfriend that I love so much. That I thought he was going to be there for me forever. Alex broke up with you? Kai! Just like what I said, try looking in the mirror, Sophie. Then you'll know the reason why. Hilary, wait. Bakit ako? Anong kinalaman ko sa relasyon niyo ni Alex? Because if I'm not mistaken, at this point of time, I'm Alex's worst enemy. Well, try telling him that. Pero bakit ako? Paano ako nasali dito? Ask him. I don't wanna waste my time explaining to you. Bakit ba galit na galit ka sa akin, Hilary? Ano bang ginawa ko sa'yo? Just like what I said a while ago, Sophie, ask Alex. Hilary, please, just tell me what's wrong. Umalis ka sa harap ko bago ako magkasala dito. Look, I'm so... Why did you break up with her? Huh? Nakita ko si Hilary kanina, umiiyak. She said that you broke up with her. Bakit? It's none of your business anymore, Sophie. I have every right to know Alex. Galit na galit si Hilary sa akin. She said that I played a major role in this mess. Bakit ba? Bakit na naman ako nadamay, Alex? Ginawan ba ko pa nakiputas para takpan yung tayo lang kung bakit niya nakipag-base ka niya? Na nagsasawa ka na? Ha? Ganun ba? Nagsisawa? Ganun ba talaga kalit ang tingin mo sa akin, Sophie? Let me think. Oo, ganun na nga. Kasi yun yung mga pinapakita ng mga kinikilos mo eh. Parang kung magpalit ka ng babae every 1 month or 2 months, ganun ba talaga kalit ang tingin mo sa aming mga babae, Alex? Ayan ka na naman, Sophie eh. Nagsisabi ka na naman ng mga bagay-bagay na hindi naman totoo. Seriously, hindi mo ba talaga matanggal yung ugali mong yan? Oo, alam ko. Siguro nga mali na brinig ko si Larry. Siguro nga mali na brinig ko ang mga past girlfriends ko. Pero may mga rason ako kung bakit ko nagawa ang mga bagay na yun. So sana naman, huwag mo husgahan ang buong pagkatao ko. Hindi naman yun ang pinupunto ko, Alex eh. Hindi yun. Hindi naman ako gano'ng reasonable na tao para isipin na it's not possible for people to fall out of love. Pero iba kasi yun sa'yo eh. Makakasungkit ka ng babae ngayon, then after a few months, may bago ka na naman. Sige, sabi mo lang ako pinaka-assume ng tao sa buong mundo. Pero masisisi mo ba ako, Alex? Paano ko hindi mag-assume kung yung mga kinikilos mo ganyan? Ha? Paano, Alex? What's it to you anyway?
Bakit concern na concern ka all of a sudden? Kasi last time I checked, ang tanging concern mo lang naman ay gawing miserable ang buhay ko. Perhaps you didn't hear me, Alex. Sinabi sa akin ni Hilary na may kinalaman ako sa breakup niyo. Alam naman, hindi ko alam kung anong ginawa ko, di ba? Wala kang ginawa dito, Sophie. Hindi mo kailangan mag-guilty. Huwag kang mag-alala. Alex naman eh! Bakit pa ayaw mo sabihin sa akin, Alex? Paano ako maniniwala dyan kung mismo girlfriend mo na nga nagsabi na may kinalaman ako? What? You're afraid? I will know you're getting it a secret? Don't worry, Alex. I can handle it. I've known you're a respectable person ever since. That's nothing new! Hindi nga yun, Sophia! Then, ano pa ang pwede mong irason aside from that, Alex? Come on, tell me. Enlighten me. Sabihin mo na! Sige! Gusto mo pa talagang malaman? Gusto mo talagang malaman? Oo, aaminin ko. Nakipag-break ako kay Hilary kasi hindi ko siya mahal. Nakipag-break ako sa mga past girlfriends ko kasi hindi ko sila minahal. Oh my God! See? Tapos tinatawag mo akong judgmental? Patapusin mo muna ako. Oo, alam ko. Hindi ko sila lahat minahal. Alam mo ba kung bakit? Kasi hindi ko sila minahal bilang sila. Nakipag-relasyon ako sa kanila dahil sa kanila ko nakita ang tunay na mahal ko. Not only are you a jerk, but you're also quick and cold. Kahit na malaki pa rin ibang babae para lang dyan, bakit hindi lang gusto yung babae yung nilapitan mo? Hindi mo yung pagkaduwag mo is reason enough para malakit ka ng ibang babae? Hindi ako naduduwag, Sophia. Ano din ang tawag mo dyan, Alex? Ano, gusto mo ng ibang turf? Torpe? Ganun? Sige nga, Alex. Bakit ka natotorpe sa kanya? My God, sana naman... Kasi nga, hindi kami pwede, Sophia. Bakit hindi kayo pwede, Alex? Kasi kung gusto, may paraan. Unless she's dead. Is she dead? Is she? Kasi kung hindi pa siya patay, you have to enlighten me on this matter. Gusto mo talagang malaman, Sophie, ha? Gusto mo pa talagang malaman? Diba yan naman ang sinasabi ko sa'yo all this time? Alex naman! Paulit-ulit na lang tayo dito. Just tell me the reason now naman para matapos na. Tell me, bakit hindi kayo... Kasi ikaw yun! Oo, ikaw yun. Yun ang dahilan kung bakit hindi kami pwede ng taong mahal ko. Kasi ikaw yun. Ikaw na kaaway ko. Ikaw na kinamumuyaan ng parents ko. Ikaw na dapat maging kaaway ko. Pero hanggang ngayon, minamahal ko. Ikaw yun, Sophie. Ikaw yun! Ano? Masaya ka na? O talaga? Naglulokhan ba tayo dito, Alex? Hindi mo maniniwala ako sa sinasabi mo? Ako yung babae niyo? Ako yung babae mahal mo? Kung mahal mo ako, bakit mo ako sinaktan noon, Alex? Kung mahal mo ako, bakit ko pag-initan mo ako ngayon, wagas? Hindi mo alam kung gano'n ko nasasaktan sa mga ginawa ko sa iyo, Sophie. Alam kong nasaktan ka, at alam kong patuloy kita nasasaktan sa mga bagay na nagawa ko sa iyo. Alam kong nasasaktan ka sa bawat insultong tinatapon ko sa iyo, Sophie. Pero wala akong magawa. Alam mo, magiging mahirap para sa atin kung magiging magkaibigan tayo. Kung hindi kita awayin, tuluyan ka mawawala sa buhay ko. At yun ang isang bagay na hindi ko kaya mangyari sa buhay ko, Sophie. Hindi ko kaya mangyari. Ikaw nang bahala kung gusto mong maniwala sa akin o hindi, Sophie. Pero ito talaga ang totoo. Sorry kung nasaktan kita, Sophie. Sorry talaga. Hindi ko sinasadyang gawin yun sa'yo. Kinailangan ko lang gawin. Pasensya na. Mahal kasi kita eh. Does he watch your favorite movies? Does he hold you when you cry? Does he let you tell him all your favorite parts when you've seen it a million times? Does he sing to all your music while you dance to Purple Rain? Does he do all these things like I used to? Gusto mo talagang malaman, Sophie, ha? Gusto mo ba talagang malaman? Hindi ko sila minahal bilang sila. Nakipagrelasyon ako sa kanila dahil sa kanila ko nakita ang tunay na mahal ko. Just tell me the reason now naman para matapos na. Tell me, bakit hindi kayo... Kasi ikaw yun! Ano din ang tawag mo dyan, Alex? Gusto mo ng ibang turf?
torpe, ganun. Sige nga, Alex. Bakit ka natotorpe sa kanya? My God, sana naman... Kasi nga, di kami pwede, Sophia. Oo, ikaw yun. Yun ang dahilan kung bakit hindi kami pwede ng taong mahal ko. Kasi ikaw yun. Ikaw na kaaway ko. Ikaw na kinamumuhian ng parents ko. Ikaw na dapat maging kaaway ko. Pero hanggang ngayon, minamahal ko. Ikaw yun, Sophie. Ikaw yun! Times when I just want to look at your face, the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold of the night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be why your classmates are not around. That's because wala tayong class. Wala si ma'am. Really? Gosh! Oo nga! Sayang naman yung pag-rush ko kanina. Nakakainis yung pagiging late receiver ko minsan. I feel you. Nalaman ko lang din kanina nung wala tayong teacher papasok kanina. Kaka-charge ko lang kasi ng phone ko kayo ng umaga. And sobrang nagmamadali na ako, so I don't have any time to check my phone. Oh, how unfortunate it was. Wait, ito lang ang class natin for the whole day, di ba? Bakit hindi ka pa umuwi? I don't know. Maybe somehow, alam kong darating ka. Alex, look. About what happened yesterday, I'm sorry. Ando lang talaga ako ng emotions ko yun. And I know na hindi ko nang dapat sinabi yung mga bagay na yun. Kasi alam ko naman hindi tayo pwede. I just want to let you know that I'm not expecting you to feel the same way, and I don't want you to feel obliged sa pag-return ng feelings ko. Alam kong ayaw ko lang mabahala ka sa mga sinabi ko. We can stay friends or enemies. Kung saan ka, doon ako. Alex, hindi yun yun. Ha? Huh? Hindi ako nababother sa confession mo. It actually gave me a dose of relief. And dare I say it, happiness. Kasi nalaman ko yung friendship natin dati ay hindi talaga fake. But honestly, Alex, I'm having a hard time taking it all in. Kasi as much as I want to believe your words, hindi natatanggal yung doubts sa akin eh. Hindi ko alam kung totoo yung mga sinasabi mo or sinabi mo lang siya kasi may hidden agenda ka. I don't know, Alex. I still have mixed feelings about this whole situation. Believe it or not, Sophie, totoo talaga lahat ng mga sinabi ko. I can't blame you though. I understand. And besides, sobrang rin kasi mga pasakit na inadulot ko sa'yo. Hindi ko sinasabing hindi kita pinapaniwalaan. Alex, siguro I just need further proofs for me to believe you. Proof, ha? Huh? What do you say? I start proving myself to you this afternoon. Huh? What do you mean? Wala naman tayong classes for the rest of the day, right? Labas tayo this afternoon. I know na maganda rin itong simula sa pagkaibigan natin. Wait, are you asking me out on a date? Come on, Sophie. You really not expect me to pretend that I hate you right now. Booking na ako sa'yo eh. Fair enough.
Pero Alex, you know we can't. People might actually see us. And our parents will eventually know. No one will know, Sophie. Akong bahala. Just trust me, okay? What night? Chill ka lang, Sophie. Chill ka lang. Chill ka lang, Sophie. No. Ayoko to. Masyadong plain. No, this is too fancy. Ang simple. Bayan. Ay, di naman malamig dun. Parang pupuntang patay. Masyadong simple. Wala nang malungkat dito. Hey, son. Oh, Dad. Hi. Do you need something? Oh, ba't pa nakakita ng multo? Kalma lang, anak. And I don't need anything. I just wanted to check on you. You look a little stressed nung umuwi ka kasi kanina. I'm okay, Dad. And thank you. Sorry, medyo nagmadali kasi ako kanina. Now that you mention it, saan ka ba pupunta? Para nasalanta ng bagay itong kwarto mo. Sino bang kasama mo lumabas? Mga kaibigan ko lang, Dad. Malapit na daw kasi exams namin, kaya susulitin namin yung free time namin. Mga kaibigan mo, ha? Parang dati na pag lumalabas ka kasama ang friends, di ka ganito, oh. Kakonjus sa damit mo, ha? Aha! Huli ka, anak. You're going out with a girl, no? No! Dad naman! Of course not! I just want to look presentable. That's all! Okay! Madali na lang kausap! Loko ka, Dad! Hi, nako, anak. A guy won't dress like that kung wala siyang pinaporma ang babae. Naging nadapagdaanan sa kabataan yan. Kaya alam ko yan. Hindi nga, Dad. Ang kulit mo. Nako, mga kabataan talaga ngayon. Hindi na gaano open sa mga gulang. Anyway, I'll leave you para matapos yung ginagawa mo. A piece of advice, anak. Looks doesn't matter. Si Dad talaga ang kulit. A piece of advice, anak. Looks doesn't matter. Okay, myself it is. To be living like there's only me, but now I spend my time thinking about a way to get you off my mind. I used to be so tough, never really gave enough, and then you caught my eye, giving me the feeling of a lightning strike. Look at me now, I'm falling, can't even talk. Face. I've got your photograph, but baby, I need more than that.
you're all I ever wanna be. Yeah, 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 yeah. Talaga dito. Out! Ang daya mo! Do you regret doing this? This has got to be one of the best decisions that I've ever made. No regrets at all, Alex. Thank you for this day. Grabe, sobrang nag-enjoy ako. Hindi ko akalain ganun kapala kasayang kasama. That has got to be one of the best compliments I've ever received. Thank you, Rin Sophia. Hmm? What for? For giving me a chance to spend this day with you. To redeem myself in your eyes. Everything has changed. Naalala mo ba, 10 years ago, dito rin sa swingset tayo unang nagkakilala, unang naging magkaibigan? Oo nga, no? Sino mag-aakala na sa swingset din na tayo magkakaayos 10 years after? Sana sa swingset na ito, dito mo ma-realize na kahit gaano ang away ng pamilya natin, pwede pa rin maging tayo dahil ipaglaban kita. Ipaglaban kita hanggang sa huli. Alex, alam nating dalawa na tayo rin ang mahihirapan kung pinagpatuloy natin to. Kung gugustuhin natin, makakaya natin to. Ipaglaban kita, Sophie. Ganun kita kamahal. I love you too, Alex. Always have, always will. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me dark, let me take you past a satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. On the edge of paradise, every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my